Ilan po kayang pamilya ang sana ay na-save kung hindi dahil sa pride? O ilang broken families ang sana ay nagpatuloy ang isang struggling relationship or struggling family relationship kung hindi sana sa katigasan ng puso ng magkapareha? Kasi para naman mag-work ang isang relationship, it takes two. Kung ang isa ay nagpapakumbaba at ang isa naman ay hindi marunong umamin ng kanyang pagkakamali, eh hindi rin naman ito magwo-work out. Ilan kaya sa Filipino families ang sana ay na-save kung marunong magpakumbaba ang magkapareha? Or ilan kaya ang pamilyang sana ay na-save sa buong mundo kung hindi ang pinairal ay ang sariling pride? Ilan kaya namang mga relationship din sana? Ito naman ay sa mga kabataan. Ilan kaya yung mga relationship na sana ay nag-work at sana ay walang the one that got away, ang tawag ng mga kabataan ni Totga, na na-save din sana at hindi sana sila nang hihinaya ngayon kung hindi rin dahil sa pride? Kasi may mga relationship na naghihiwalay hindi dahil sa hindi nila mahal ang isa't isa, kundi hindi nila kayang tanggapin ang kahinaan ng bawat isa because of pride. Kaya the one that got away. Hindi natin kayang ma-estimate at mabilang, pero ito'y isang katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. May mga pamilya na nagkakahiwalay, may mga broken families na ang ugat pagtiningnan mo kung bakit ay pride. At ganun din yung mga pinaniniwalaang strong relationship sana. Because of pride, nagkahiwalay. Because of pride, nasira ang isa sanang magandang relasyon. Malaki po ang ginagawang damage ng pride sa buhay natin. As a social being, bahagi ng buhay natin para ma-fulfill yung ating social needs, ang pakikipagrelasyon. At may mga relasyon na nasisira dahil sa pride. May mga relasyon na nasisira dahil hindi marunong magpakumbaba ang bawat isa. Bakit binibigyan ko po ng emphasis yung pride as something that we have to work on? Tatandaan natin na ang pride ay isa sa capital sins. Kaya siya capital ay sapagkat isa siya sa pinanggagalingan ng kasalanan ng tao. Isa siya sa ulo ng marami pang mga kasalanan. At kung hindi natin ito maa-address, pwedeng yung nangyari sa iba na broken relationship ay mangyari din sa atin. Now, kung ang pride ay sumisira ng relationship natin sa kapwa, ang pride ay pwede ring sumira sa relationship natin sa Diyos. Yung unang pagbasa ay narinig natin ang pagpapahayag ni San Pablo na lahat tayo ay galing sa Diyos, na lahat tayo ay nilikha ng Diyos. And it takes humility to accept that. Narinig ninyo sa unang pagbasa na merong mga tumanggap ng katotohanan ito, pero meron ding hindi. Kaya nga merong hindi naniniwala sa Diyos eh.
Kaya merong hindi nananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay. Bakit? Because of pride. Hindi matanggap na meron tayong pinanggalingan Diyos na lumikha sa atin. Kapalaluan ang tawag diyan. Kaya nga merong anghel na bumagsak na ang tawag natin ay Lucifer. Ang Lucifer ay galing sa salitang lux, lucis, nang ibig sabihin ay light, angel of light. Anong nangyari sa kanya? Kung siya ay angel of light, bumagsak. At anong ugat ng kanyang pagbagsak? Kapalaluan or pride. At yung katotohanan yan ay totoo din sa buhay natin bilang mananampalataya. Pwede tayong bumagsak sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos kapag hindi tayo natutong magpagpapakumbaba sa Kanya. Hindi madaling tanggapin ang katotohanang mayroon tayong pinanggalingan at tayo ay nilikha lamang kung mananatili sa atin ang pride. At hindi rin madaling tanggapin ang katotohanang may Diyos na nagkatawang tao at muling nabuhay. It takes a lot of humility to accept and understand that. Hindi madaling tanggapin ang katotohanang uupo kayo at makikilahok sa banal na misa at hindi madistract sa mga alalahaning iniwan ninyo sa inyong tahanan para lang ma-focus ang inyong sarili sa Diyos na tatanggapin natin sa anyong tinapay at dugo. It takes a lot of humility to accept that. Kaya nga, kailangan natin ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu na inihahabilin at itinatagubilin ng ating Panginoong Jesus sa ating mabuting balita. Since Sunday, ang tagubilin ng mga pagbasa sa atin, lalo na ang mabuting balita, ay ang pagsugo ng ating Panginoong Jesus ng banal na Espiritu upang akayin tayo sa katotohanan dahil alam niya na ang tao ay ma-pride at ito ay hadlang para hindi natin makita ang katotohanang dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Eh yun ngang ating kapwa na nakikita natin na aamoy nahihipo ay hirap na hirap tayong makipag-establish o makapag-establish ng isang genuine relationship. Eh lalo na ang Diyos na hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa katotohanan we need the Holy Spirit para bigyan tayo ng inspirasyon at kapakumbabaan para tanggapin ang katotohanang dala ng ating pagiging nilikha lamang ng Diyos. Ngayong umagang ito, yan po ang hamong iniiwan sa atin ng ating mabuting balita at mga pagbasa. If our faith matters to us, if our relationship with God and with Jesus, who resurrected from the dead, matter to us, bibigyan natin ng pansin ang pagpapakumbaba sa gabay ng banal na Espiritu at pagtutuunan natin ng pansin ito sa ating buhay bilang mananampalataya. Sana'y huwag nang madagdagan. Hindi lamang ang broken relationship, kundi lalo't higit ang broken relationship natin sa Diyos dahil sa pride. Sana'y matuto tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos
at hilingin at hingin sa Kanya ang paggabay ng Banal na Espiritu upang dalhin tayo sa katotohanang magdadala sa atin sa kaligtasan at sa kasiyahang tanging ang Diyos lamang ang makapupuno sa ating buhay. Humility and guidance of the Holy Spirit ang key sa buhay natin bilang nilikha ng Diyos. Hindi madaling tanggapin ang katotohanang ito, lalo na ang katotohanang ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay para tayo ay iligtas. Pero kung tayo'y willing na magpagabay sa Banal na Espiritu at magpakumbaba, kaya ng Diyos baguhin ang ating sarili. Huwag lang nating panatilihin ang pride sa ating mga puso.